Welcome back mga ka-sound sa aking channel, Alan Electronics. May unbox muli ako sa inyo, isa pong speaker at amplifier ni Kebler. Mga ka-sounds, ang model po nitong VSX365. At sa mga nag-request din po mga ka-sounds, ito na po yung request nyo. I-plus ko na lang po sila dito sa screen, medyo marami sila mga ka-sounds. At maraming salamat din po sa mga nag-request. Ito na po yung request nyo. I-review ko na po sa inyo yan. Ito na mga ka-sounds, ipagpatuloy na po natin. Ulitin ko po, ang brand po nito, Kebler Professional. Ang kanyang model, VSX365 Mini Component System. Ang kagandahan sa kanyang mga ka-sounds, pag bibili po kayo ng ganito, may speaker na with amplifier pa. Dito po tayo sa kanyang side. Ito po yung kanyang side mga ka-sounds. Ang kanyang amplifier, 300 watts times 2. Bluetooth connection na po yan. USB, MP3 music na rin po. May connection po siya ng auxiliary input, FM radio, 2-line input. Saka ang kagandahan rin sa kanya mga ka-sounds, pwede po kayong mag-connect dito ng mga active subwoofer. May sub-out na po itong kanyang amplifier. 2-mic input din po siya at may control din po siya ng echo, bass, treble, balance control. At kanyang speaker mga sounds, ang kanyang model KR206 dual 6.5 speaker system. Yung nakalagay niya sa kanyang speaker mga sounds, bali po apat na 6.5 speaker po yan, kaya napakalakas po niya. Sulit na sulit po tayo dito. At pag bibili kayo ng ganito mga sounds, huwag nyo pong kalimutan na pansinin yung kanyang serial number dito sa kanyang box. Yan po ang importante para hindi po tayo mapeke. May serial number po yan dito sa box at dun sa mismong unit niya, para masigurado po natin na original yung mabibili nating Kebler. Ito na mga sounds, buksan ko na po para makita po natin yung actual speaker at amplifier. Napakaganda pong speaker ni Kebler po ito at amplifier. Napaka-saleable nito mga ka-sounds. Napaka-benta po dito sa amin ito. Sulit na sulit kayo mga ka-sounds pag ganito yung mabibili nyong speaker at amplifier, kung pang indoor. Indoor nyo lang po, pang sala o pang kwarto. Unang-una mga ka-sounds, labas ko na po itong kanyang amplifier. At ito po yung makikita natin mga sounds, yung kanyang user manual guide. Mga sounds, napaka-importante po nito. Pag may user manual guide po yan, dyan nyo po malalaman na original po yung mabibili nyong Kebler. Ito po yung user manual guide niya. At may pre-wire na po yan. At ito po yung kanyang connection sa Bluetooth. Mamaya mga sounds, ipakita ko po sa inyo kung paano po natin ilagay dito sa ating amplifier ito at yung wire niya sa kanyang FM radio connection. Yes, DJ. Sounds, i-review na po natin itong actual amplifier at speaker niya. Unahin ko po itong kanyang amplifier. Ito po yung kanyang power on off. Yan mga sounds, napakaganda po ng kanyang display LED. Unahin ko po dito sa kanyang mic volume. Ito po yung kanyang button sa mic volume. Ito naman po yung kanyang mic echo,
delay at tune. Ito na po yung kanyang 2 mic input. Dito naman po tayo sa taas. Ito po yung post play niya. Yung source mga sounds. Ito po yung kanyang source. Pindutin nyo lang po ito pag mag bluetooth kayo. Yan. Sa line input A niya mga sounds at B. Yan po yung line E niya. Yan naman po yung kanyang auxiliary input. Sa kanyang FM radio. Ito naman po yung kanyang next, saka yung back niya. Ito naman po yung control ng bass, treble, at kahandaan mga sounds. USB input niya po ito, at ito na po yung auxiliary input niya. At yung kanyang master volume. Napakasimple lang po nitong kanyang harap. Pero napakaganda po tumunog dito mga sounds. Napakalakas po nito. Dito po tayo sa kanyang likuran. Yung side niya pala mga sounds, yan po. Yan lang po yung side niya. Ito na po yung kanyang likuran. Unahin ko po dito sa kanyang antenna, FM radio, yung pasama kanina mga sounds na wire, dito po natin i-connect. At yung Bluetooth, ito rin po yung paglagyan ng antenna niya sa Bluetooth. May free naman po yan. At ito na po yung kanyang input A, B. At yung sub out niya mga sounds, dito po yung koneksyonan ng ating mga active subwoofer. Kahit ano pong brand ng mga active subwoofer mga sounds, pwede po kayong mag-connect dito. Ito naman yung speaker out niya. Dalawa lang po yung pwede natin i-connect. Naka-design lang po dito sa kanyang dalawang pasamang speaker. Ito na po yung kanyang exhaust fan mga sounds. Napakalakas po ng ikot niyan. At ito na po yung sinasabi ko sa inyo, pag bibili kayo mga sounds, dapat po hindi mawala itong kanyang serial number. Dapat tugmayan dun sa box at dito sa kanyang mismong unit. Parehas na parehas po yung kanyang number. Ito naman po yung kanyang model. Yan, ganito lang po yan. At may fuse din yan mga sounds. Ito po yung kanyang fuse at yung AC input niya. Sa kanyang baba mga sounds, ganito lang po yung kanyang baba. Yan, napakasimple lang po ng kanyang amplifier. Dito po tayo sa kanyang speaker mga sounds. Pagtabihin ko lang po yan. Ito yung speaker. Ito po yung kanyang likuran. Yan po. Ito po, unahin ko po itong kanyang harap. Ito na po, napaka-cute po ng kanyang speaker. Yung 6.5 inches na speaker niya. Dalawa po yan. Isa po dito sa taas at isa po dito sa baba. At yung kanyang 3 inches tweeter. Napakaganda rin po ng kanyang reels. Medyo matibay mga sounds. Kahit ganito nyo po, hindi po siya nakukupi. At yung logo ni Kebler. At yung kanyang case mga sounds, wood na po yan. Ibay po mga sounds ng kanyang box. Dito na po tayo sa kanyang likuran. Ito po yung kanyang likuran mga sounds. May exit po ng hangin po dito. Kaya parang subwoofer na rin po siya. Kaya maganda po ang lagabog nito. Yung kanyang model sticker po. 300 watts. 8 ohms po yan. Ito na po yung connection ng wire niya papunta sa ating amplifier. Maya mga sounds, i-sound check po natin to. I-connect ko lang mamaya dito sa ating speaker at itong ating amplifier. Napakaganda pong speaker nito mga sounds. Napakatibay po ng kanyang box. Ito na mga sounds, connection naman po tayo. Pakita ko naman po sa inyo kung paano ko po i-connect itong speaker to amplifier. Unahin ko po dito sa kanyang amplifier mga sounds. Sundin lang po natin yung positive negative po nyan. May kulay naman po yan ay red saka black. Po yung negative nya black po yan. Ayusin lang po natin yung pagkakabit para hindi po mag-ground ang ating amplifier. Lang po natin i-connect yan. Sa red naman, red lang po yan kanyang positive.
Ano ko na rin po itong isang speaker. Napakadali lang pong connection nito mga sound sa mga baguhan lang po dyan. Alam na po nila nito. So, napakaganda pong gumawa si Kibler ng speaker at amplifier mga sounds. Napakaganda po ng tunog. Dito naman po tayo sa kanyang baba. Ito yan mga sounds. May butas po yan dito sa kanyang baba. Itutusok lang po natin yan. Napakadaling connection lang po yan. Higpitan lang po natin mga sounds. Po tayo sa kabila. Dapat po hindi po magkadikit yung wire nya, itong positive negative nya mga sounds, para hindi po masira ang ating speaker o amplifier. Dapat po tingnan nyo po yan, magkahiwalay po yan. Dito naman po tayo sa amplifier. I-connect ko na po itong antena ng ating bluetooth. Yan, ito po yung kakaiba sa kanya mga sounds. Ipasok lang po natin yan. Yan na po, kahit medyo malayo po kayo, ma-connect na po ng ating bluetooth yan. O, yan po, yan ang bluetooth connection niya. At yun sa kanyang antenna mga sounds, pag medyo mahina po dun sa inyo, i-connect nyo lang po ito, tapos itaas nyo lang po yan, makakasagap na po yan ng FM radio. Ganyan lang po yung connection niya dito sa kanyang likod. Pwede na po tayong mag-testing yan. Ito po yung line in niya sa mga DVD player po yan. Para kung mag-video okay po tayo, dito lang po natin i-connect sa yung active sa buffer naman po, dito po yan. Ito na mga sounds, i-set ko na po itong ating amplifier, yung volume, saka yung kanyang bass, treble, at yung balance niya mga sounds. I-connect ko na rin po to sa bluetooth. Ito mga sounds, ang kanyang bass, ilagay ko lang po yan sa 1 o'clock. Sa kanya yung kanyang treble, dito lang po sa 12 o'clock yan. Saka nakagitna po yung kanyang balance para dalawa po silang tumunog. Ito naman po yung kanyang master volume. Yan mga sounds, ang kanyang master volume hanggang 32 po yan yung max volume niyan. Pero lalagay po lang natin yan sa 28 mismo pong gitna niya. Kanya lang po yung kanyang align. At dito naman po sa ating cellphone mga sounds, kung ano po yung kanyang model, yun po ang kanyang password sa kanyang bluetooth. Tulad nito mga sounds, dapat po ang kanyang password VSX365 para po original po yan pag ganyan po yung kanyang password sa bluetooth. Nakakonect na po yan sa bluetooth, magplay na lang po ako at ipakita ko rin po yung volume sa inyo dito sa cellphone. Yan mga sounds. Hey!
Twisted Knife and Ribbon. Na soundcheck na po natin. Napakaganda po at napakalinis po tumunog niyan. At maraming salamat din po sa mga lahat pong nag-request nito sa aking channel. Mga sound, sa gusto naman pong malaman kung magkano po ang presyo nito, yung SRP niya o bentahan. Pero depende po yan sa mga store. Sa mga legit pong store ni Kibler po, ang bentahan po nito, 8,000. At sa mga bago pong viewers dyan mga sounds, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-like, subscribe at i-click nyo na rin po ang bell icons para ma-update kayo sa mga bago ko pang i-upload na video. Maraming salamat din po mga sounds sa mga sumusuporta sa aking channel. Kita muli tayo sa mga susunod ko pang video.